Tara guys, ating tunghayan ang kwento ng isang lalaki sa San Roque Village. Lumipat kami ng kaibigan ko sa isang apartment sa San Roque Village. Una, dahil mura ang renta at pangalawa, malapit sa pinagtrabuhan naming dalawa. Ang kaibigan kong si Leo ay kasanayan ng magjajaging tuwing alas 4 ng madaling araw sa paikot ng kalye ng Village. Rason niya ay para presko daw sa pakiramdam upang pumasok kami ng alas 8. Hindi naman daw delikado dahil may mga security guard naman. Tatlong linggo na makalipas, napansin kong pumapayat si Leo, siguro dahil sa nagjajaging ito araw-araw. Dahil medyo tumataba na ako, naisipan ko na yung sumabay sa kanyang magjaging. Lunes, alas 4 ng madaling araw, lumabas kami ni Leo ng apartment, nag-inat-inat para hindi sumakit ang katawan namin. Makalipas ng ilang minuto, nagsimula kaming magjajaging. Habang tumatakbo ng mabagal, sinabi ni Leo na may madadaanaw daw kaming kalye na isang medyo may kadiliman. Huwag daw akong matakot kasi hindi naman delikado. Nang malapit na kami sa kalyeng sinasabi niya, medyo may kadiliman. Tumakbo nang mabilis ang lupo at iniwan ako. Sinadya niya talaga akong takutin kasi alam niyang matakutin ako. Nagkataon pa wala akong nakikitang ibang nagjajaging. Tumuloy ako sa pagtakbo, mag-isa malapit sa kadiliman ng kalye. Hindi ko na din nakita si Leo, sa isip ko bibilisan ko na lang para makalagpas ako agad. Nang nasa madilim na kalye na ako, naramdaman kong may sumusunod sa akin na tumatakbo rin. Medyo kinabahan ako kasi wala naman akong nakita kanina sa likuran ko. Kinilabutan na ako, naramdaman ko nang nasa tabi ko na siya. Dahil madilim pa rin, di ko siya nakikita, sa isip ko kung multo ito o mahihimatay ako. Nang malapit na kami sa medyo maliwanag na bahagi ng kalye, halos magkadikit na kami ng nagjajaging na lalaking naka-green. Nakasingtangkad ko lang din, medyo nawala ang kaba ko nung nakita kong nagjaging din pala siya. Pero nung tiningnan ko yung paa niya, tayo na muntik na akong himatayin. Hindi sumasayad sa lupa yung mga paa niya. Nanginig ako sa halos hindi ko matakbo. Ang pakiramdam ko na wala ng lahat ng dugo ko sa katawan ko. Tumingin ang lalaki sa akin at hindi ito na ako bumagsak sa takot, biyak ang kanyang bahagi ng ulo. Nito ang parehong butas ang mga mata. Tumilim ng mga paningin ko at sinabi ko ng multo na sa akin ay nasusunod ulit. Hanggang dito na lang ang kwento guys, ng isang lalaking nakatira sa Village. Sa lahat ng mga vlogger guys na pumunta sa akin, babalikan ko kayo. Sa hindi naman mga vlogger guys, thank you for watching.